Verlu, chuba chuba. Ganda mo na pagising mo. Wow! Hi mga guwapa! Welcome back to my channel! Ayan, katulad ng promise ko sa inyo kanina, di ba sabi ko maghahanap tayo ng pinakamura maggagawa ng eyelash extension natin dito sa Antipolo. Kaya, eto, ganda ko na! Wow! Mura lang yan, besh. 250 lang yan. Dapat nga 200 lang. Depende kasi sa style na papagawa mo. Yung akin cat eye, kaya sabi ni ate, 250 daw. Na mura na, kasi dati na paggawa ko ng eyelash extension, ang mahal niya, umabot ako ng 1,000. Tapos, pero maganda naman siya. Ito talaga, sulit talaga yung bayan dito, te. Kasi, magkano lang eh, 250? Pariya na yun talaga, pariya-pariya na yun sa umaga. Ang mura-mura na, tapos nakakaganda na kagad. Kung hindi ka na mag-mamascara. Yan. Pagising mo, ang ganda mo kagad, te. Grabe. Hindi mo na kailangan na mag-curl-curl pa na ganyan. Eto, nandyan na siya talaga, pagising mo. Depende na lang sa alaga mo kung gano'ng katagal siya magtatagal. 1 month daw siya natatagal. Kaya, depende. Huwag mo na lang kuskus-kuskusin. Pag makati daw, ganyan-ganyan mo na lang. So, bali nakita ko siya sa marketplace sa Facebook. Actually, second choice ko tong si ate. Kasi, yung una kong piniin, tinatanong ko kung saan yung location niya. 250 yung pagawa sa kanya eh. Tinatanong ko yung location niya. Hindi niya ako nire-reply. Ito si ate Tina. Hi, Ate Tina! Si Ate Tina, napakabait niya. Tapos, nire-reply niya ako talaga kaagad. Tapos, nung nagpahatid ako sa tricycle, kasi sa may Del Pilar daw yun eh, yung street Del Pilar. Hindi naman ako masyadong pamilyar, kaya tumaso na lang ako sa tricycle. Sabi, kuya, dito daw po, katabi daw po ng school. Tapos, pagdaan namin doon, bigla na lang may babaeng sumigaw. Yun, si Ate Tina na yun. Naramdaman niya na ako yung customer niya. Sabi niya kasi, nakita niya ako sa kanya, ay, ganda nito. Kamukha ko siya. Kaya, ito ang customer ko. Pak! Tinawag niya ako sa tricycle. Hindi ba guys? Kaya hindi niya pa ako nakita. Siguro, ano, lukso ng damdamin, may lukso ng dugo. Yun. Dahil pares kami maganda. Ah! Ayun. Si Ate Tina, yung gumawa ng aking lashes. Wala siyang salon. Ano lang siya, sa bahay lang siya. Home base lang siya. Kaya rin mura yung gawa niya. 200, 250 lang. Kasi, hindi siya nagbabayad ng pwesto. Unlike yung dun sa ibang mga salon-salon na yan. Kaya, mahal na yung ano. Kasi, kailangan nila magbayad ng pwesto. Kaya, doon na siya gumagawa sa bahay nila. Hindi na niya kailangan pa magbayad ng pwesto. Kaya, mura. Yung una, natatakot ako eh. Siyempre, natatakot ka. Sobrang mura, di ba? Pero yun, kung iisipin mo, tama ka naman kasi hindi siya nagbabayad ng pwesto. Pinili ko na lang rin magpagawa doon. Una, kasi mura. Pangalawa, kasi gusto ko i-support yung mga katulad ni Ate Tina na housewife na gustong kumita ng extra, gano'n. Tsaka naghahanap talaga ako ng mga small business na ipakilala sa mga tao para lalong lumakas yung kita nila kung sakali, gano'n. Makatulong tayo sa iba. So ngayon, masasabi ko, contented naman ako sa gawa ni Ate Tina. Kasi, ang ganda besh, magkano lang to eh, 250. Kikimpawa pa ba ako? Naman. Diba? Oh, dito lang yung sa Antipolo. Yung mga gusto magpagawa kay Ate Tina, ilalagay ko yung link dito sa description box sa baba. Pati yung address niya, yung Facebook account niya, ilalagay ko na doon. Para kontakin niyo na lang si Ate Tina. Mabait siya, tapos nagre-reply siya kaagad. Pasensya na lang kayo kung hindi siya makareply kaagad. Siguro may ginagawa siya. Pero magre-reply siya, hindi siya suplada. Napakabait niya. Tapos, ang gusto ko sa kanya ay, hindi yung parang hindi siya mareklamo. Na hindi siya mareklamo. Yung parang, pag sinabi ko, pag hindi ka happy, ka daw yung gusto niya. Yung magsasabi ng, pwede ko pa dagdag po dito. Ganon. Ate, pwede ko pa ano dito. Ayusin dito. So,
yun nga daw yung gusto niya, yung magsasabi ka kung ano, kung hindi ka contented, para masatisfy ka niya. Ayun, si Ate Tina, mahaba yung pasensya niya kasi ako, arte ko, diba guys? Hindi naman ako ganun ka-arte, pero parang medyo perfectionist. Perfectionist si ante mo. Alam na mga ka-ano ko yan, ng mga friends ko. May friends ako? May friends ako, diba guys? Yung mga friends ko yan, medyo OC tayo. May mahal naman nila ako kahit gano'n. Ako, diba? Kahit ganito, kung may pagka-usi ako. Salamat. Back to the eyelash extension. Ang presyo talaga is nagsistart sa 200 pesos. Murang-mura na. Itong cut-eye na look. Sabi ni ate, 250 daw. Kaya, Go! 250 kumpara doon sa dati kong pagawa na 1,200 chuba-chuba ever look. Talaga nakasulit na sulit yung binayad ko. Sobra pa nga, parang feeling ko kulang pa binayad ko. Kaya nag-tip ako kay ate. O, diba? Magtitip-tip din kayo sa mga tao-tao, sa mga paligid nyo, sa mga locals. Kasi, huwag na natin sila tawaran. Diyos ko, dahi, ang mura na nga nang bigay nila. Dapat suportahan natin sila. Diba? Hoy! Diba? Oo. Hindi naman masakit. Tapos, okay naman yung pagkakagawa ni ate. Hindi talaga masakit. Huwag ka lang didita, tapos nilalagyan. Siyempre masakit yung glue. Well, nandun yung mga chikitings ni ate. Pero huwag kayong matakot kasi kahit na nandun, may mga bata doon sa ano sa bahay nila. Behave yung mga bata. Hindi nila ako nilalapitan. Hindi nila ako ginugulo. Hindi nila ako dinidikitan. Parang alam nila na may ginagawa yung mami nila na parang... Dito yung lalapit kasi gusto mo palo. Ganon, hindi naman. Feeling ko hindi naman nananakit si Ate Tina. Yun. Pero parang disiplinado naman yung mga bata na pagdating kapag nagtatrabaho si mother, hindi naman sila nanggugulo. Kaya wala kayong dapat ikatakot kahit na nandun lang sa bahay, tsaka may mga bata, ganon. Hindi naman magugulo, hindi naman matutusok, hindi naman kayo mabubulag, te. Huwag kayo matakot. Huwag OA, te. Ang sabi ni Ate Tina, huwag ka na lang daw kung nang babasain ang aking mga matcha. Iwasan mo na yun. Pagkatapos ng procedure. Kaya pumunta kayo doon, maligo na muna kayo. Kasi ako, pag naligo, siguro pwede naman basain yung paligid lang. Maghihilagos pa naman ako, tsaka maghahakbat ako. Hindi kaya, lagyan ko na lang sa ako yung mukha ko ng plastic, diba? Para hindi mabasa. Ganun. Stylean nyo na lang kung gusto nyo. Kung ligong-ligo na talaga kayo. Pero kung di pa naman kayo mabaho, siguro mga 5 days pwede pa. Be, highly recommended ko si Ate Tina kasi ang dali niya gumawa. Alam ko may puso siya. Gusto niya yung ginagawa niya. Happy siya. Ganun. Talaga yung promo niya, minimum 200 pesos. Yung 200 pesos na yun for natural look. Tapos ikaw ang pipili kung gaano kahaba yung gusto ninyo. Then 11, 12, 13, 14. Yan. Yung nilagay niya sa akin is 13. Yan. 13. Kaya mahaba yung dulo. Super soft. Human hair. Alistrand. Yun ang importante. Alistrand. Kaya kung gusto niyo pang magpabonga, mukha na lang kayong pilik mata. Kahit saan nyo palaga unlimited. Pero huwag naman yung O8. Unlimited siya. Kung gusto niyo pang palagdagan, dadagdagan ni ate. Katulad ng ginawa niya sa akin. 200 pesos, besh. Yun. I-PM nyo na lang siya. Si Ate Christine, ganda bayan. Ulitin ko talaga, unlimited. 200 pesos lang, besh. Mas mahal pa yung samgyupsal. Ito, ganda mo na. Pag-isip mo. Ganda mo na. Pag-isip mo. Kaya ito, dito ka na lang. Tsaka, ang mura. Mura talaga. Akala ko wala na ako makikita mura dito sa Antipolo na, na pampa-arty. Pampa-arte. Pero mayon, nakita pa ako. So happy. Kaya kung gusto niya magpagawa, ilalagay ko siya sa description box. Pati yung address ni ate, kung gusto niyo punta niyo siya. Pero mag-PM muna kayo. Mag-PM kayo ha. Pasked kayo kung gusto niyo. Salamat sa panonood. Masalama! Masalama!